Rolling in 1, 2, 3. Wala pa siya dito. Kaya ibin here, ibin dito. May magkatapos. May tayo makapagsimula. Hey, Ben here, Ben DJ. Welcome back to another video. And for today's video, nakita niyo naman, magmumukbang tayo, pero special tong araw na to kasi binisita ako ng dalawa sa pinaka-close kong mga sobra na to, niiyak talaga ako. So, mamaya ako pa sila mapakilala pag after ko maubos tong So, ito, meron tayong guest. But before that, of course, don't forget to subscribe to my channel. Follow me to all my social media accounts. And kung gusto nila magpa-follow, lagay ko rin yung Instagram nila, and then kaso mga private na tao itong mga ito eh. So yun lang guys, don't forget to click the notification bell para naman update ka sa aking mga bagong upload na video. So papakilala ko na yung mga guests natin. Papakilala ka na, ibaba mo na yan. Ay, ibaba mo. Hi, I'm Joan. Joan guys, and then? Hi! Bebe! Hi! Uy, hindi na ko bebe niya talaga. Chris. Hi! Hi. Hindi naman totoo yung mga ganyan. So si Chris Len, tsaka si Joan guys, sila yung mga isa sa mga close kong mga kaibigan sa office. So yan, guest ko sila ngayon. Pero totoo talaga, naisipan lang na talaga namin mag-vlog kasi gusto lang namin kumain, mag-mukbang rin kami. So ano yung mga nasa side mo dyan? Ikaw magpakilala yung bala sa buwan. Meron kaming tofu sisig, and then ang pakalimutan ko to, Frankie's na honey garlic, and then spaghetti na luto ni Raven. Haba. Ikaw. How we have your angel pizza. Angel pizza. Angel pizza. Frankie's ulit. Anong flavor? Anong flavor nito? Ay, ano? Buffalo wings. Yan daw. Nahirapan. Yan daw. And seafood. Seafood gawa niya to. Luto nila. So, i-judge natin talaga kung ayan. Pag kami nang atin siya. And then ito spaghetti sa harap nyo, kami na, ako nagluto. Meron kaming dessert mamaya, coffee jelly na first time kong gumawa, so judge nila akong talaga. Hana, ma'am, pasado sa akin. So pasado. Yun, ang aming mukbang ngayon ay, mukbang na, walang kwenta. And then mag-interview ko sila, meron akong mga tatanong sa kanila ng mga questions na, kapanhapan na, Vic. Pero, hindi kami prepared. Hindi sila prepared kasi wala tong preparation talaga. Kasi dapat meron kaming lalaruin na spelling bee. So parang baka malaman yung sobrang namin. Kaya, hindi siya spelling bee, pabubukan. Pabubukan, pabubukan siya guys. Siya yung spelling bee. So yun, bago tayo magtanungan, syempre, tikman muna natin lahat ng ito para ma-judge. Pwede so, na ba? Yung spaghetti. Yung kain na kain. Okay, go. Meron rin kaming rice mamaya. So, tikman muna natin ang ating spaghetti. Malakas ang spaghetti. Ma, sana hindi ako mapahiya. Dahil ano niya to eh. Recipe ba naman? Oo, sa kanya ko lang napagkaanin. Ang daming hotdog. Parang Jollibee lang. May hilig tayo dog? Mapagkahalataan. Ano ba yung mukbang na to? Napakainan. Ha? Okay. Parang gusto niya maiyak. May ba okay lang? Masa ako nung ano? Ang sarap! Ay, yes. Baka mag-uwi pa kayo. Meron ba? Ito sauce lang. Kaya pag-uto na pa. Salamat. Sa ko. Bakit pala parang ano? Medyo light ito. Dahil sa Nestle cream tsaka magatas. Ay, baka may pagatas. Anything. Sarap. Guys, pwede na mag-asawa. Iniisip ko pa kanina, bakit parang light? Jollibee, kabahan ka na. Ano na ito? Mahimik na ito? Sa Jollibee. Oh. Mahimik ka na dyan, babe. Kasi hindi maatim, no? Ilong na guto. Mm-hmm. Guys, paano ba yan? Halatang PG, no? Parang makamatis. Oo, oh, yung kamatis na talaga. Mm. Iba kasing kamatis. Yung totoo. Okay na, tikman yung tofu. Nako. Ay, basta sa inyo. Thank you so much, Ses, sa delivery mong tofu, delivery mo dito. At talaga nga naman, papagmalaki ko sa kanila yung tofu sisig mo. Ay, may ligok sa tofu. Bakit ba yung nagko-comment? Ang angkap! Parang masarap. Kasi naman, sisig, di ba? Parang masarap! Hindi, ano, lasang-lasa yung sili na, ano, ng cream. Kahit ceiling green lang yung nakalagay, ma'am. Sarap. Pero masarap. Kanin ko. Sarap to pulutan, no? Mm-hmm. Mamaya magkakanin na kami, hindi namin kaya. Ang hangang. Maanghang. Bagal spaghetti.
Spaghetti na. Spaghetti ulit. Guys, nanalo kong spaghetti ngayong gabi. Okay. Habang kumakain sila, first question, kinabahan. Kinabahan na ba kayo dalawa? Hello? First question, kasi... May quiz pala. Itong dalawa lang to guys, meron sila mga ano partner, mga ano, ito may asawa, may kasawa na sila kumbaga ganun. Sana all. Kung sino po naghahanap ng love life? Ay, di okay na po ako muna. So, tanong ko sa kanila dalawa since meron silang karelasyon. Ito muna, bago tayo maging deep sa mga usapang sexual at mga babae, ganyan. Ano ang... Ay, parang walang nasabi. Ano ang... wala kang secret eh. Hindi, yung mga partner nyo, paano yun na lang nasabi na sila na? Kailan ba to? Or parang naramdaman nyo na ito na siya, gano'n. Ikaw muna, babe. Huwag ka susubo na siya. Kumakain pa! Bawal kumakain. Mag-explain ka sa camera. Go! Ay, hindi ko rin... Wait lang. Hindi ko ba talaga? Meron, grabe. 6 years lang. Wow! Guys, pinamukha niya sa akin. Sorry! Go! Para sa akin siguro, first time ko lang kasi nagkaroon ng matured na boyfriend. Sa akin, mas matanda siya. Ang gap namin ay 7 years. Mm-hmm. So, feeling ko, isa din yun sa mga... Ano bang tawag factor dito? Oo, factors na... Kasi kapag pagkabata yung kasama mo, feeling mo parang wala sa... Hindi naman feeling, or para lang sa akin na opinion ko lang yun ha. Parang nag-e-enjoy pa kasi sila eh. Pero pagdating totoo, sa... Totoo, parang tinamaan ako niya kasi na-ex ko ganyan eh. Kaya nag-e-enjoy pa sila eh. Pero kung parang ganun, yung mas matanda na siya sa'yo, parang nakikita mo na yung path ba na pinapakita niya sa'yo, parang gusto niya na yung per matagal long-term commitment. Na feel ko na na siya na kasi, alam mo actually medyo ano nga yung love story namin kasi nagsimula kami sa maling pag-ibig. Maling pag-ibig. Yung mga revelation ha. Yung mga reaction na ako eh. Dito lang pala kuya. Ano ang pangalan niya? Si Dan. Hi Dan. Maling pag-ibig. Maling pag-ibig yun. Kasi ano, pero that time, siya yung single, ako yung in a relationship. So, pero yung boyfriend ko noon, yung ex pala, yung ex-boyfriend ko, 2 years younger sa akin. You know? So, na-meet ko siya dun sa first company ko. Tapos dun na, parang nagka-developan, eme-eme. Bakit siya naging ano? Nagpilok ba? Ano na, paano naging maling pag-ibig? Maling pag-ibig. Kasi diba kami noon, nung ex ko. Jowa ko. Oo. Tapos may jowa ko, diba may jowa, eme-eme. Parang ano lang kami noon, nagkausap lang kami tungkol sa tattoo. Kasi yun yung time na parang nagpagawa ko ng yung first tattoo ko. Tapos tinanong ko lang siya. Kasi siya, parang nagtanong siya na may gamot ka na ba dyan or something? May pinapahid ka ba? Sabi ko, may pahiran ka. Kasi meron akong gamot. Sabi niya gano'n, baka gusto mo lang. Tapos binibenta pala sa'yo. Insurance na yan. Tsaka meron din one time na parang na wrong send yata ako sa kanya. Na wrong send ako ng... Totoo ba ako sinadyam? Hindi, ako pa sinadyam! Na wrong send talaga ako. Tapos parang nag-reply siya na. Ay, sabi ko kasi nun, office na ako. Ang tawagan pa kasi namin nung ex ko nung love. Sabi ko, office na ako, love. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, tapos nagulat ako, siya yung nag-reply. Sabi ko, hala, sabi ko, bakit gano'n? Parang... Siya ba yung tinext ko? Tapos ang ano naman niya, reply naman niya, okay, love, ingat. Gano'n naman! Sabi ko, yun! Tapos yung ano nun, kwento... Yung kwento niya doon sa... Yung kwento niya nun is, nung nag-team building kami, doon na nagka-developan ng sobra-sobra. So kaya nag-team ba kayo? Dahil meron kang jowa. Oo, yun lang. Kaya parang ano siya, nagsimula siya sa maling pag-ibig. Kasi meron nga akong, that time, meron akong, parang ano na yata kami ng ex ko ng 2 years. 2 years na kami. Pero ano naman siya, hindi naman siya yung tipo ng lalaki na ano, hindi naman yung parang pinapasama ko yung image niya. Ang ano niya doon, nung time kasi na, eto na, nagkabukuhan na. Nalaman. Dito lang. Shit. Nagkabukuhan. Tem. Tapos sabi niya sa akin noon, maayos pa kayo niyan. Parang hindi siya yung tipo ng lalaki na
sige, makipag-break ka na dyan. Parang gano'n. Hindi siya gano'n ng time na yun eh. Parang sabi niya, maayos pa kayo niyan. Kausapin mo lang. So bad. Ayan tayo. Ako talaga yung sasalita eh. Yun. Tapos, dun na, na parang, medyo nag-alangan pa ka siya. Excuse me po. Medyo nag-alangan pa ka siya nung una. Kasi, sabi niya parang hindi niya alam kung itutuloy ba niya or something. Sabi ko naman, parang inaantay lang kita kasi hindi ko rin alam kung saan ako lulugar that time. Sabi ko, nag-break kami, tapos alam ko mali naman yung ginagawa natin. Pero parang, bakit ang saya? Kasi pag... Oh my God, na-stress ako sa memory card. Biglang ayaw niyang gumana. Sarap-sarap ng mukbang namin eh. Hi, end na pala yung spaghetti niya. O, nagbago siya ng isip. So mamaya mag-aano pa siya part 2 ng spaghetti. Asahan niyo yan. So yun, na maraming chika si Kristen, kaya siguro sabi ng memory card, ay stop na natin. Sabi niyo, wait lang. Tama na. Off, nabigla masyado. Okay, so sa'yo muna, explain mo sa'yo. Ano lang ah, 2 sentences. Charo. Sa kanya 2 sentences lang, no? Guys. Kasi nga, di ba, pag love mo daw, hindi totoo, naman lang makanchi, alam kung bakit. Pero yun nga, parang... May yung ganang bang moment na parang... Okay na, sana. Oo, eh hindi kasi yung mga friends ko, friends niya din naman. Okay. Naman daw talaga si Brian. Sa akin pa nga sila na kinabahan kasi di ba, ano? ang maldita ko. Parang dun ko naisip na ano, na ay sige na nga, siya na nga, mabait naman to. Parang yung dalawa yung balance, no? Oo. Tsaka ano nga, mas mabait siya kaysa sa akin kasi hindi, ano po, sabi na maldita ko, pero feeling ko naman mabait. Pinagtanggol yung sarili. Tinangan niyo ako. Ikaw naman, paano pero malalaman? Pero hindi ko talaga malalaman. Basta, ma, ano mo na lang, na-comfortable ka na. Oo, may ganyan. Pero wala talaga yung... Taho! Kumakain na pala yung taho. Tikman natin yung... Kumakain ng taong sarili. Anong tawag dito? Kaluto na to. Ano ba? Seafood boil ata to eh. Hindi, may butter yan. Baka butter sa ano. Butter, seafood. Seafood. Kamusta yung tako? Kamusta yung tako? Medyo malansa. Medyo malansa, pero okay naman. Ano yung experience makakain ng tako? Ang sarap naman. Gusto ko itong malaman. Okay lang ba? Ready ka na ba sa ano? Ito kasi guys si Joe, meron siyang experience sa... last year ba this year lang? Last year. Last year guys, na nagka-baby siya, pero yun nga. Siguro hindi pa para time para sa kanila. So, yun, tinanong ko siya kung ready ba siyang pag-usapan. Kasi nga, baka meron tayong makakilala dyan na makanood, tapos meron ring same experience. Gusto kong malaman kung anong pinagdaanan niya, kung paano niya na... Yun, alam ko hindi pa naman siya totally talaga nakamove on. Kung baga, paano niya yun na-handle, ganyan, ano yung mga pinagdaanan niya. So, kumakain muna siya. So, mumuna yan. So, mumuna yan. Stop na. And then si Chris naman, nunukol naman sa Picos niya. Alam ko marami kasi akong mga friends dyan na babae na same na pinagdadaanan. So, kumbaga parang makarelate ba kayo? May hindi lang kayo yung merong pinagdadaanan na gano'n. Diba? Yeah. Yes. So, ayun na nga. Ikaw muna, Joan. Yung sa ano, miscarriage ko naman. Kailan to nga? October last year. Okay. Oh. Ano nangyari? Ano yun? Yung first trans B ko, hindi ako excited. Kinakabahan ako. Okay guys, yung trans B nga pala, parang merong daw pinapasok sa ano? Emerlatic. Ano ba tawag doon yung ano? Parang wand siya na pinapasok. Basta may camera naman yun. May camera siya. Para ma-check. Mm-hmm. Ultrasound. Mm-hmm. Pero hindi sa, ibig sa chan, sa kene mo pinapasok. Sa loob ng vagina. Oo. Ago. Sa loob ng vagina. tapos yun nga, walang heartbeat. Eh di, punta ka sa ibang hospital kasi... May naramdaman ka ba? Wala, hindi ako nagbe-bleeding. Pero paano? Hindi kasi pag ano pregnant ka, kailangan mo magpa-trans B para malaman kung may heartbeat ba yung baby mo. Ah, pero so check up mo to? Oo, check up talaga yun. Before ka magpa-trans B, wala ka naramdaman na ano. Sang weird, no? Wala. Ganun pala. So check up niya talaga guys, schedule. Tapos parang ang tawag nila doon, miscarriage. Kasi hindi ka naman nag-bleed, kasi normally magbe-bleed ka. Tapos yun, walang heartbeat yung baby. Eh di, nasa in denial stage ka pa na, ay hindi, baka meron pa tong ano, chance pa. After ilang week, ganun. Tapos merong,
meron akong page na sinali ako ng friend ko, yun, Dr. Baronia. Sabi niya, pag ganun daw yung nangyari, walang heartbeat, ng 6 weeks, maghintay ka pa ng 12 days. Oo, may ganun. Kasi, baka too early para makita yung heartbeat ng baby. Tapos yun, naghintay ng sabi naman ng doctor ko sa isang hospital, 10 days daw. Tapos after 10 days, hindi lumaki, dapat lumalaki yun eh. Mm. Diba, 10 days na yung lumipas, dapat lumaki na siya. Wala. Tapos yun, hindi nagbago yung size, tapos wala pa rin heartbeat. Kaya sabi, iraras pa na. Tapos yun nga, niras pa na ako, nag-start yung bleeding. Ay, muntik mag-stop yung heartbeat ko. Oh my God. Kaya hindi natuloy. Tapos, di October yun. October 18 ako nagpa-raspa eh. Tapos November. So, nung time na yun, nung nandun ka, di ba nag-stop yung heartbeat mo? Hindi mo na tinuloy yung... Hindi, sila na yun hindi nagtuloy. Kasi nga, okay. Baka hindi na ako mag-isip. Tapos after nun, umuwi na, doon ako nag-start mag-bleed. Kasi bago ako iraspa, hindi pa rin ako dinudugo. Wala akong nararamdaman. Tapos November, nagbe-bleed pa rin ako. Mag-e-enda ng November, nagbe-bleed pa rin ako. Sabi ko, parang hindi na normal to. Tapos follow-up, check-up ko na yun. Nagpa-trans-B ako ulit. Oh. Tapos yun na yun. Doon na nag-start na pala. As in yung bleeding parang meron. Oo, araw-araw yun na parang may menstruation. Parang kung 2 months may menstruation. Nangihina ka ba? Hindi naman, lang. Parang kaya normal si John, no? Parang normal lang na dinudubo. Parang may menstruation everyday. Ganun yung pakiramdam. Tapos nung bandang end ng November, nagpa-transfer ako ulit. Parang na-trigger yung loob. Tapos dun lumabas yung... Sorry, kumakain tayo. Sobrang buong dugo. Parang dun pa lang na-start na nakunan talaga. Sobrang sakit sa likod. Ang sakit sa likod. Sure. Mga 2 days akong ganun. Sakit ng likod ko. Tapos lumipat kami ng hospital. Pumunta kami sa yung hospital sa Camias. Yung sa may page nga siya, si Dr. Baronia. Tapos, private clinic? Private yun. Mm-hmm. Tapos pumunta kami dun. Yun nga, tinignan niya yung IE nga, yung sinasabi ko na ipapasok kong kamay. Tapos may nakuha pa siyang laman. Ibig sabihin, andun pa yung baby. Ay. Yung dugo. Tapos yun, sabi niya, maggamot na lang ako. Ayaw niya ako iraas pa ulit kasi nga, ang hassle, tapos ang gastos. Oo, tsaka doon sa nangyari. Kailangan pa mag-follow up, check up sa, cardio. Bakit nagkaganon? Tapos, mga December, medyo kumukunti na yung dugo. Tapos, nung January, nawala na. Tapos, yun na, follow-up check-up pa rin. Kasi nga, titignan kung may natira. Kasi delikado yun. Doon mamamatay yung, yung babae pag, nalason. So, anong na-feel mo? Kinwestiyon mo ba si God or what? Matatanong mo bakit naman yung... ibang tao na ayaw naman nila, pinapalaglag nila. Tapos ikaw, willing ka na. Oo, gustong-gusto mo, inaabangan yung mangyari. Tapos di naman pala natuloy. Hindi natuloy. Parang syempre magtatanong ka pa rin. Tapos yung sa kapitbahay namin, nagkwentuhan kami. Sabi niya, hindi ka na work from home. Ikaw yung magpapacheck up ako na nakunan kasi ako. Nakunan din pala siya. Tapos sabi ng mga, ng mga doktor, baka dahil din sa COVID, sa mga osseous situation. Kasi ang dami daw nakunan ngayon. So, tapos ayun. Subo ko na eh. Sorry. Subo na. Pero okay ka naman na ngayon. Ano mo ngayon? State ng mind mo? Hindi pa naman, for sure, hindi pa naman ikaw totally talaga. Oo. Nung may baby na yung nilagay sa basurahan. Isa ako nangiyak nun. Sabi ko, ayoko na nakakita ng mga actually. Kami ditong mga gusto magkaanak. So, parang napakasakit para sa aming mga babae na gusto magkaanak. Na wini-wish na talaga. In, parang konti nag-push na lang, Lord. Parang konti na lang. Ibigay mo na kasi. Parang ganun. Tapos yun, iyak ako na iyak noon. Iyak si Brian. Mm-hmm. Sabi ko, bakit naman ganito yung nangyari sa batang to? Kawawa naman. Ano bang mali? Ba't di pinaampon ng Oo, maayos, diba? Maayos, pwede naman. Ang dami na mga aampon doon.
O kaya iniwan ng maayos sa DSWD. Ayun, ma-hurt ka kasi pag nakikita mong pinapabayaan yung ibang bata, masakit para sa'yo na gusto mong magkaanak. Bakit sila pinapabayaan? E bakit kami gusto naman namin ng baby? Mm-hmm. Siguro nga, hindi pa tayo. Tsaka, yun nga, kasalanan ko din kasi alis ako ng alis. Diba? Parang... Na, siguro next time kapag nag-ano ka na, kailangan mo talaga ng pahinga. Oo. Kasi parang walang stress, tapos bahay ka lang talaga muna. Pahinga, magka pa ng bundok. Hindi naman. Travel lang kami. Travel. Punta kami Bulacan, punta kami Laguna. Paloka. Yung pala, sensitive ka pala. Oo. Akala ko kasi naman din na pag nabuntis ka, okay. Parang okay na, no? Na parang hindi naman siya mawawala kahit saan ako mapunta. Yung pala, kailangan maingat. Okay lang yun, Bea. Hindi pa para sa'yo siguro. Ayun. Siguro kailangan ko pa daw mamasyal. Ganun. Bakit ka daw parang bundok? Kailangan ko mamasyal pa rin. Kailangan ko muna mamasyal. Pero yun nga, ano natutunan mo? Kailangan mo talaga ng ano, ng OB na mag-aalaga sa iyo. Yung kagustuhan niya rin na magkaanak, may kagustuhan rin. Totoo yan, yeah, hindi yung OB lang na doctor siya, yung OB na may concern. Oo, meron na parang ano lang, pupunta ka lang sa kanya, papa-check up ka lang, tapos na. Wala na. Parang wala siyang parang kumbaga yung ano lang sa kanya, yung ibabayad lang. Tabaho na ano, hindi talaga. Ang hirap kayong makaharap ng ganong OB, promise. Alam mo pa ako, parang ilang OB na yung tinakbuhan ko, pero wala eh. Ngayon meron na? Ngayon wala pa. Wala pa ulit akong pinupuntahan na OB. Ngayon naman guys, yung experience naman ng Chris Glenn, sa kanya naman mga nakaka-rate yung mga may PCOS. Marami akong friends na babae na may PCOS actually. Noong una, sabi ko, ano ba yan? Parang hindi ako makarelate na bukod sa hindi ako babae. Kasi parang, diba? Meron rin ako PCOS. Hindi ko lang inaamin. Meron akong mga friends na meron ganyan. Tataka ko, sabi ko, may PCOS ako, may ganyan-ganyan. Ano ba talaga yung PCOS? PCOS muscle ko, PCOS machine. Oo, parang ganun yung answer nila. Pero ano siya, hormonal imbalance sa babae. Parang, ewan ko, naging trend siya nowadays. Kasi, nung dating may kausap akong OB, nag-uusap ako ng OB. Ano? Para sabi niya, marami na daw nagko-consult sa kanila about dyan. Kahit yung kasing payat ni Joe na ganyan, may PCOS ha. Kasi usually ba sa... Dapat daw kasi, hindi naman dapat. Sabi. Pero yun talaga yung nakikita nila dapat clarity. Obese na or talagang chubby. Pero ngayon niya, parang ewan ko siguro dahil na lang din sa lifestyle. Tapos hindi naman siya namamana. Hindi rin siya namamana eh, sabi nila. Pero parang may pinsan din ako na may ganyan. Parang congenital yun. Oo, ewan ko. Tapos, yun nga. Yun, basta ang PCOS, hormonal imbalance siya. Parang, so bakit ito nakaka-apekto sa pangbubuntis? Nakaka-apekto talaga siya? Oo, nakaka-apekto talaga siya. Kasi ano, meron silang tinatawag na infertility. Meron ganun sa PCOS. Mm. Pero ano siya, nagagawa ng manang lawak, no? Nagagawa naman siya ng paraan. Nagagawa naman daw siya ng paraan. Hindi siya naku-cure, pero may ways kung paano mo siya, yung parang masolusyonan, ganun. Or magkaanak ka pala kahit may PCOS. Mm-hmm, tama. Kailangan lang talaga healthy lifestyle, exercise. Balanced diet, no? Balanced diet. Balanced diet, guys. Balanced diet. Talagang iwas sa sugar, sa yung mga macarbs na pagkain. Alam mo yun, yung parang kulang na lang maging kambing ka, Mars, para kumain ng gulay-gulay. Talaga dapat more healthy. Oo. Tapos ano, mas more on kami sa ano, yung, ano tawag dito? Yung ano, hormones ng lalaki. Yun. Yung parang yun yung kumukontra eh. Yes. Tapos, meron din naman yung mga babae na yung hindi nangingitlog kaya hindi nabubuntis. Hindi sila ibon. Oo, yun ganun. Hindi nabubuntis. So parang feeling ko sa case ko, ganun ako eh. Hindi ka nagpo-produce ng ano, para kulang, ganun. Parang ovulate. Hindi nila kung ano, kailala. Diba? Pero sa kanya naman, lalaki siya. Ah, lalaki? So, hindi naman siya nakapag-produce ng ano, parang egg cell ba? Oh yeah, tata. Kasi may test pa yan sa lalaki, parang ano, serum test. Kaya parang hindi siya na rin magkaanak nung yung kakalala ko. Dahil nga, yung lalaki naman yung may problema. May test din pero yan. Pero nagpapatest dapat sila. Meron nang gagawing test, binibili kaya lang mahal. Oo. Para maging maayos. Nag-iipon pa sila. So yun lang, ito naman,
last question ko sa inyo dalawa. What can you advise and say naman sa mga taong can advise? Ah, gusto magka-baby. Hindi, kumbaga yung same ng pinagdaanan. Ah, same ng pinagdaanan. Anong mapapayo mo sa kanila, ganyan. Siguro so, ano, malaking factor din yung kasama mo sa buhay. Support system. Oo, tama. Kasi kung halimbawa si Brian, hindi siya ganun. Parang, kasi madedepress ka talaga. Hey Brian, di kita na-meet, pero hello. Hello, nung umalis kasi ako. Katuluto mo. Nung mga ganun panahon, di ba, pumapasok siya sa trabaho, tapos ako sa bahay lang. Alam mo yun, iyak lang ako ng iyak. Pero pag dumadating naman siya, ayun, sasabihin okay naman niya na, ano, okay lang yan. Tsaka yung, ano ba, parang hindi ka na masistress kasi yung kasama mo hindi nagbibigay ng stress sa'yo. Kasi nababasa ko sa mga page, ano eh, yung mga nakunan nga, yung mga asawa kanina. Tapos dagdag pa sa stress, no? Oo. Isa ko pang kinatakot nun kasi nababasa ko, nung nakunan daw sila, ano, yung asawa nila naghanap ng iba. Oh my God! Ganun. Parang nakunan ka na nga, tapos iiwan ka pa. Ganun yung mga nangyayari. Kasi parang inisip nila ang mga guys na, ay, hindi ako magkakaanak dito. May problema doon. Sobra naman, wag naman ganun, guys. Di naman lahat, lalaki, ay, babae may problema. Minsan yung lalaki din eh. Uh-huh. Na yun nga, hindi nakakaan. Yung mga eggs, yung malakas daw na egg cell, malakas na sperm cells, kailangan si-tempohan mo rin kung kailan ka fertile. May ganun. Oh, ganun. Ang dami pa palang dapat i-consume. Kala ko magkekemehan mo. So, ikaw naman, babe, anong papayo mo? Sabi mo sa mga, same na meron yung picos ng mga girls. Wait, tama, babalat ako. ano ba? Ang mapapayo ko lang, ano lang, laban lang sa buhay. Char? Hindi, I mean, wag ma-depress or wag masyad. Kasi talagang, yung mga may picos cases, yun yung talagang iniiwasan, yung stress ba? Yung stress. Nakadagdag kasi, nakadagdag yun eh. Alam mo, minsan na nga lang ako. Pero may mga sitwasyon din na nagkaroon din ako ng anxiety dahil dyan. Kasi Normal na siguro. Dahil iniisip ko din yung partner ko, baka gusto na rin niyang magka-baby. Pero dahil supportive naman siya sa... Understanding siya. So parang lumalakas din yung loob ko na parang, okay, sige. Basta kung ibibigay ni God, thank you. At saka, yun nga, masakit para sa amin yung mga baby na iniiwan. Kasi kami, sobrang pangarap namin magkaanak. Kaya nga. Tapos, bad yun. Diba? So, dapat wag ma-stress. Hindi ko man maipayo sa inyo kasi hindi naman kami kumakain ng medyo sobrang healthy. Diba? So, basta as much as possible. As much as possible. Healthy food. At saka exercise. Tinamad na rin ako mag-exercise. Ay, diba lagi ka nag-jogging? Alam mo Story ko siya ni Emily lang pala. Hindi kasi na nagbago ng chef. Sabi ko, pa. Wala na, yun na. Tapos hindi na rin, kinatamaran ko na rin siya. So parang ginagawa ko na lang ngayon, Emily na diet. Ganun, Emily lang na diet. Parang ano lang. Para ano ko lang sa sarili ko. Tapos hindi ko na masyadong iniisip. Na sabi ko, okay lang, wala pa naman akong baby. Kasi yun nga, pag meron ka na, hindi naman sa ayaw mo, di ba? Pero syempre, pag nandiyan na kasi, kailangan yung focus and yung attention mo nandun lang sa baby mo. Oo, dahil ako nga pag sa akin, jowa. Masaya akong mag-isa. O hindi, para sa akin, okay ka naman na ikaw mo na mag-isa. Oo. Kasi ang blooming mo pag ikaw mag-isa, nabalik. Ano ba? Masyado. So, ano ba sabi niyo sa coffee jerry? Matamis man sobra, hindi naman. Hindi, masarap eh. Mahap naman. Ay, ma-feeling ko gusto first time. Mag-uwi. Oo, madami yan, oh. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig sa aming kwentuhan tungkol sa pagiging babae. Alam na, hindi naman ako babae kasi gusto ko talagang malaman yung mga eksena na nangyayari sa kanila. Bukod sa kumustahan, ganyan. Pero, syempre, mayroon lang sa makakarelate sa inyo siguro. So, thank you so much again for watching. And thank you, Joan and Kristen, sa pag-share ng inyong experience. Maraming salamat again, guys. Don't forget to subscribe to my channel, follow me to all my social media accounts, and click the notification bell para na ma-notified ka sa aking mga bagong upload na videos. And again, as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye! Shoutout ba kayo? Wala naman. Bye! Bye, guys! See you!